For 2025, one of the OVP's programs, Pagbabago Campaign, A Million Learners Entries, involves the provision of bags to 1 million learners in remote communities while initiating tree planting activities. This gets an appropriation of 100 million pesos. Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of Isang Kaibigan Books, a children's book authored by the VP. Pwede po bang sabihin ni VP sa atin more tungkol sa librong ito? Here, let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Ontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte nahirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Ontiveros repeat the last question? I will certainly, if you request, Madam Chair, repeat my question dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, before I make at the proper time, propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues para nga mas i-align ang mga kaperahan natin, lalo na't masikip ang fiscal space natin dun sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na malayang malaya ang OVP makipag-partner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng Isang Kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Ontiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Oh, this question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong, tell us more about the book, Isang Kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities, Madam Chair. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book.
Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Senator Tolentino, do you have a... Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate... Ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, kung tulungan mo ito, bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, kung please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? With due respect to our resource persons and also our colleagues, I think this doesn't really. I understand there's history among all of us here, but I think that we should really stick to the budget. And I think this is just being very objective. I would like to ask also, since we're going to be furnished a copy tomorrow, we can look at it and evaluate what the content of the book is. But maybe just a general, we won't ask line by line, ano ba yung libro na yan. But tell me, is it for good manners and right conduct? That's fine. Is it science? Is it history? So maybe just a general one, so we can just answer it. Because I understand that every office will have its own advocacy and initiative. So, but then, I don't think it's also wrong for us to be curious what it is about. So just a general one. Any of the undersecretaries can tell me what the topic of the book is. Is it history? Is it, what is it? Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. Okay. Then that's for the record. It's about friendship. Madam Chair, just a last point. Okay. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, 'di ba? Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Nagkwento pa ng kwento na sinabi dati na walang kinalaman sa tanong ko. Just for the record, as a last point, Madam Chair, this is public funds and we're making inquiries about them. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. Okay, okay. For the record, Madam Chair. Thank you, Madam personal, Chair. But I understand the emotion is high. But let's continue on. If you have any more questions,